Nagkabukingan na, just in breaking news, FPRRD, pinatawag na Panelo, bumuelta na. Siyempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Balitang Pinoy TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Balitang Pinoy TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video ang ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ang reaksyon ng balitang ito. Pasok! Kasi, pag tinawag mo presidente, sasabihin sa'yo ni presidente, nasan yung 20,000? Pakita niyo sa akin mga listahan. Sino yan? Kailan namatay yan? Anong petsa niyan? Anong okasyon niyan? Correct. Abogado ito eh. Of course. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Tatlo yung ating pag-uusapan natin ngayon, no? Pero konti lang itong ating topic natin ngayon, pero mahalaga ito, okay? Mahalaga na malaman ng taong bayan na ganito na po ang sitwasyon ng ating bansa sa ginawa ng administrasyon natin, okay? Unang-una nating pag-uusapan, sabi nga dito ni yung analysis ni Atty. Sal Panelo na huwag na ninyong ipatawag si Duterte, yung ating former president, no? Sabi niya, huwag nang tawagin, mapahiya lang kayo. O, pareha kami ng sentimento ni Atty. Panelo. Sabi ko yan kahapon sa ating vlog, huwag niyong ipatawag si former President Duterte dahil mapapahiya lang kayo. Kala ko huwag tawagin, pagmumumurahin lang kayo nun. Okay? Si Atty. Panelo sa pag-imbita kay FPRRD sa EGK investigation ng Kongreso. Okay? Mamaya itatalakay natin yan at magre-react tayo dito. Okay? Pangatlo nating pag-uusapan, ilan sa mga senador tutol sa hakbang ni PBBM, ng admin dyan sa Malacanang, nabawasan ang taripa sa imported na bigas. Oh, alamin natin ha, bakit pati itong mga senador na ito, pumapalag na rin sa ginagawa ni PBBM. Okay? So much with that, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like at i-share itong ating video sa YouTube at sa Facebook para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay, like and share. Sabay-sabay natin i-like at i-share ang video natin Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, paki-subscribe, paki-follow para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe Facebook at YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. So, ayan, simulan na natin. So, unahin muna natin itong topic natin na sabi ni Atty. Sal Panelo na sablay ang mga idea ng mga kongreso sa pagpatawag nila kay Duterte sa investigasyon, hearing dyan sa kongreso patungkol po dito sa EGK. Okay? Bakit sablay? Ayan, ipapaliwanag yan ni Panelo at ire-react natin ito. Okay? So, eto, play natin itong video. Marami tayong mapulot na idea kay Panelo. Bakit nga sablay sila, di ba? Okay, pasok, Sir Panelo. Eh kasi, pag tinawag mo presidente, sasabihin sa'yo ni presidente, nasan yung 20,000? Pakita niyo sa akin mga listahan. Sino yan? Kailan namatay yan? Anong petsa niyan? Anong okasyon niyan? Correct. Abogado ito eh. Of course. Oh, di ba? Talagang, mahihirapan sila kay former President Duterte dahil abogado ito. Tsaka iba ang isip ng isang abogado. Di ba? Kayang-kaya niyang i-reverse lahat yan, yung mga gagawin nilang imbisa. Hindi makakarating si Duterte ng ganyan kung walang utak yan, Mariosa. Ha? Lawyer itong ating Pangulo na ipatawag nila. Kaya nga, nakakatawa ito eh. Di ko lang alam kung gaano sila gaano gigisahin ni Duterte itong mga kongresista na ito. Mapapahiya lang talaga sila. Okay? Magbibigay kayo ng numbers na ito yung mga kasali sa EG case. Remember, itong presidente na ito, ha? Abogado ito, naging piskal ito. And itong kind of people na i-hearing ninyo, manghihingi talaga diyan yung ebidensya. Because itong mga taong to, evidence-based ito. E talagang, kung may tanong kayo, see to it that you can give. You can give evidence. You can give numbers kung saan dito. Dahil kayo... Oo, tama naman yon. Kailangan may ebidensya ka. Bawat tanong mo, sigurado naman hindi naman basta-basta tanong yung itatanong sa kanya. Meron ng halong ako sa yun.
Ngayon, kailangan meron kang ebidensyang ilalabas. Mahirap kasi kung puro salita lang yan, lalo na eksperyensadong abogado yung kaharap mo. Diba? Hindi naman basta-basta lang na simple-simple lang yan. Yung tatanungin ni former president dyan. Kaya nga, let's get it on. Yan ang sabi ng kampo ng mga Duterte. Kaya nasasakit lang ang ulo nila dyan. Useless. Wala, kung wala kayo may sagot, huwag nyo nang tawagin. Mapapaya lang kayo. Correct. Sinabi po ni Pangulong Bongbong Marcos sa isa pong pagdinig o sa isa pong event sa Philippine National Police na kanya pong na-quote that everything has gone down, theft has gone down. Ito yung crime rate, kumbaga, at yung pero mataas pa rin daw yung index crimes. So, sa madaling salita, sabi ni Presidente Bongbong Marcos, sabi ni PBBM, na mas magaling ang kanyang administrasyon compare sa Duterte administration. Dahil yung crime rate daw bumababa, yung droga daw nawawala na raw. So may ganun silang pautot, okay? Ang tanong diyan, maniniwala ba ang taong bayan diyan? And other form of crimes. At least sabi ng pangulo, we can say that we are doing better. We are doing better raw. Doon sa ano kasi, doon sa bisyo, doon sa drugs. Siguro ano eh, kasi nung panahon ng ni FPRRD, nung war on drugs, medyo nabawas-bawasan na sila. Diba, kumbaga napilay na sila nung mga panahon ngayon. Kaya nung nalipat kay PBBM na, is medyo hindi na ganun katindi. Hindi katulad nung panahon talaga ni FPRRD na talagang talamak na talamak noon yung bago siya maging presidente si FPRRD. Talagang talamak na talamak, yun talaga ang sinagasaan niya. Kita mo naman, sunod-sunod yun yung mga nahuhuli noon. Diba, malalaking tao, malilit na tao, walang pinili nung panahon na yun. At yung iba talagang adok-adok, talagang nagbagong buhay, natako talaga nung panahon na yun. So siguro nung panahon ngayon ni PBBM is hindi na ganun katindi. Hindi katulad dati. Pero kung nung panahon no na tumakbo si PBBM, nanalo siyang presidente, tapos yung kasagsaga nun, naku, mahihirapan si PBBM dun. Diba, lalong lalo na kung ang gustong mangyari walang mapapahamak dapat. Kasi sa bisyong yan, hindi mo masasabi kasing walang mapapahamak dyan. Ang ibig ko sabihin, syempre kapag hinuli mo yan, lalo na kung big time ang makakalaban mo, uhulihin mo, lalaban at lalaban, milyones ang pinag-uusapan dan. Diyan, libo nga lang, di ba, nagpapakamatay na lahat ng tao? Di ba? Lalong-lalo na milyones ang pinag-uusapan yung negosyo nila. Di ba? Kaya ang mga kapulisan natin nung panahon na yun is nawawala ng choice kundi lumaban. Di ba? Ala nga namang huhulihin nila tapos lalabanan sila. O tas dadaanin lang nila sa pakiusap, please, wag mo akong babarilin, please, wag kang lalaban, huhulihin ka lang namin. Diba? Ano yun? Kaya nga si Panelo, na-shock dito sa pahayag ni PBBM. We are doing better compared to the previous administration. O, kayo, maniniwala ba kayo? Kayo mga audience dito. Sabi ni PBBM ha, galing yan kay PBBM. We are doing better. That's a big word, Attorney Sal. Better than we were before. Ano po ang lagun po niyo doon, sir? Marami na namang has gone down. Ito. Ipapaliwanag ito ngayon ni Panelo. Bakit sablay? So parang kinumpara nga nung panahon noon sa panahon ngayon. Ay, naku naman talaga. Parang ano na yan, ah? Banggaan, pariniga na talaga. Ano? Ito. Finality and support and so on has gone down. Economy has also gone down. His popularity and trust rating has also gone down. Mr. President Bongbong Marcos, sabi mo, we are doing better than before. Okay, ibig sabihin, mas magaling kayo kay Duterte. Kung mas magaling kayo kay Duterte, ang tanong, Mr. President, bakit bumaba ang ating ekonomiya? Bakit bumaba ang mga trust rating mo sa taong bayan? Kung mas magaling ka? Nakikita yan eh. Kung talagang totoo kang magaling, ha? Isa na, wala nang mga nagrally-rally dyan. Lahat siguro ng taong bayan masaya. Pero ano nang saka sa isang magaling na pinuno talaga, para sa akin, binabasihan ko yung mayroon siyang sariling desisyon. Yung hindi siya nakikinig sa mga alitap-tap. Kasi talagang yung mga bulung-bulungan ng alitap-tap pag kumikislap, yun ang nagpapahamak eh. Diba? Dapat talaga bilang isang pinuno ng bansa, kailangan talaga meron kang tira eh. Yung tapang ipakita mo sa kanila na dapat ikaw ang masunod, ako ang masusunod. Diba?
patakaran ko ang dapat masunod. Irespeto nyo kung ano yung desisyon ko. Dapat ganun eh. Kaso nga lang, ang nangyayari, kahit na anong desisyon ng ating Pangulo, talagang pinanghihimasukan ng mga alitap-tap. Diba? Hanggang sa lumala ng lumala. Tsaka syempre, yung mga tao ngayon eh, siguro hindi nila nahihirap, siguro hindi nila napapansin na may mga nahihirapan na talaga ngayong panahon na to. Lalong-lalo na ang mga bilihin ay nagtataasan. Kasi yung mga mayayaman, hindi mapapansin yan, hindi mararamdaman yan eh. Diba? Kung tumaas ng 20 yan, hindi sila apektado dyan. 20 lang naman tinaas nyan. Mayaman ako, may pambili ako. Ganun eh. Pero alam nyo, yung mga middle class, yung mga mahihirap na tao, ganto ganyan, sila nakakaalam nyan. Bakit hindi nyo sila tanungin? Diba? Kung ano na nangyayari sa bayan. Kinamusta nyo na ba yung mga tao kung ano na ang nangyayari sa kanila? Yung mga kababayan natin na naghihirap dito sa bansa natin, dapat kinakamusta nyo sila para mas malaman nyo ang tunay na hinaing. Kung ito bang ekonomiyang ito ay tumataas, di ba? O bumababa? Kung ang bilihin ba ay tumataas o nagmumura, di ba? Ang problema, kung kayo-kayo lang magkakaharap dyan, ay walang mangyayari. Yari, yung trust rating mo bumaba. At yung taong bayan talaga, eh galit na sa inyo, sa inyong administrasyon. Dahil ang ekonomiya po natin, wala talagang pagbabago. Ha? Simula na ikaw ay nanunungkulan, bumaba ng bumaba talaga. In addition to. Oo. Kasi alam mo naman, Attorney Sal, matindi ang law enforcement ng panahon ng Duterte administration. At nararamdaman ng tao sa ground. Di ba, Attorney Sal, mas mahalaga yung komento ng tao kung feel ba nila na safe maglakad ng madaling araw. Yeah, feel mo ba? Hindi ako sumasakay ako eh. Pero iba talaga ang atmosphere. Maraming riding yung tandem, pak! Patay. Mahirap ngayong panahon. So, kaya alam mo, ako natutuwa ko. Pagpunta ko sa Marikina, Mayor Marcy. Oo. Meron ko nadaan ng mga pulis. Ni-stop nila yung mga motorsiklo, mga riding in tandem. But sabi ko, yan ang tama. Kasi hindi mo alam, baka yung inuhuli mo, may babarilin na. Right. Dapat ganyan palaging visible ka at saka talaga nag-inspection ka. Right. Maraming salamat, Attorney Sal. Planong ipatupad ng pamahalaan ng right-sizing ng mga tauhan po ng PNP para papag-ibayo daw ng ang police visibility sa bansa. Pinayaaral naman. I-forward lang natin ito ha, kasi i-skip natin yung portion about former President Duterte. Nang Malacanang, ang posibilidad na lumikha ng isang legal dagdags aplika ng Trump for every policeman ilan. Basa natin sa ground, Attorney Sal, ng komento. Mas parang nahahati at medyo mainit sila. Eh, mali yung ginawa niya, wala niya sa procedure. Di dapat during the course of your training as a police agent. Ayan, Harold Bato de la Rosa. Ayan, ito yung campaign ng sa mababang kapulungan. Maraming salamat, Attorney Sal. On a related issue, abay, nagkaroon po ng investigasyon dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso hinggil daw po sa mga issue ng extrajudicial killings. Ma'am Chris Sally, hello po sa inyo. Magandang hapon sa iyo at sa lahat ng mga nandito sa live mo. Sa ilalim po ng drug campaign ng former Duterte administration at ini-issue, Attorney Sal, mukhang naisip patawag si former President Duterte at si Senator Ronald Bato de la Rosa. Your thoughts on that, sir? Teka muna, ang ganda yata na. Ibalik mo nga yung polo ni Presidente Duterte. Passionista ang dating ha. Ibalik nyo nga yun. Ayan. Aba, eh, talaga naman. Mr. Passion. Passionista ng Presidente ha. Oh. Anyway, yan pong alam po niya. Matagal ko nang, nung ako'y nasa Malacanang pa, tagapagsalita niya at abogado niya. Yan ang claim na 20,000 plus. Saan nagmula yon? Nagmula yung kay Rappler eh. Correct. Sino nga si Rappler? US. Si Maria. Maria Ressa. Si Maria Ressa. US funded. Siya nag-release nun. And in fact, personally, I asked her. Sabi ko, I don't remember na kung personally. Basta parang sinagot niya yung tanong ko. Eh. Sabi ko, saan mo na ako yung 20,000? Sabi niya, ini-report lang yan ng isang dyaryo din eh. Ay, tinamaan ang magaling ka ako. Eh, inuulit mo lang pala, hindi mo binirify. Kaya ever since... Ito ngayon ha, nagbabala ngayon itong si Attorney Panelo na kayong mga taga-Kongreso dyan, bago kayo mag-akusa ng numbers... Siguraduhin nyo na yan ay legit na dokumento na nagpapatunay sa AGK. Oh, kasi isa na dito ang inexample ni Panelo. Itong si Maria Ressa, hinagak kaagad ang balita ng dyaryo without even consulting o without even identifying kung ito ba ay legit o hindi. Kumbaga, hindi mo muna pinag-aralan, no? Bumanat ka kaagad. Yan ang mahirap eh. Kung matalino kang tao... pag-aaralan mo yan bago ka bumuga kasi ang hirap mapahiya bandang huli. Kaya tuloy, ha? Nababatikos ka kay Panelo. Binabanatan ka ni Panelo at that time.
As far as I can remember, si Panelo po ay may programa dyan sa PTV at sa RTVM dati, di ba? Yung kanyang every 3 o'clock ng hapon, di ba? Kung matatandaan natin. Lahat ng mga datos ng gobyerno, ibinigay yan ni Panelo at magre-report yan kung ano na po ang mga nangyayari sa gobyerno, ito yung balita. Himay-himayin yan ni Panelo lahat ng mga detalye para for transparency sa taong bayan na alam na ito na yung mga nangyayari ng gobyerno at ito yung mga ginagawa na solusyon ng gobyerno. Mm. Itong si Maria Ressa, alam naman natin, kaharian ng karinahan ng fake news, kaya nga nadihado ito sometimes. Alam naman natin yan, kontra talaga kay Duterte. No, kontra yan, kontra talaga. Diba? Tuloy, this will be an example, kayong mga taga-kongreso dyan, bago nyo ipatawag si Duterte, see to it na lahat ng ibato nyo sa kanya na datos, yan po ay legit. Kaya nga sabi ni Panelo, magiging useless yan kung ipatawag nyo si Duterte sa kongreso. Oh, kasi sila lang yung mapapahiya dyan eh. Kung hindi legit yan, kung hindi solid yung ibabato nila kay Duterte dyan, diba? Kailangan talaga is solid ang ebidensya na ipapakita nyo sa iimbestiga nyo sa kanya. Siyempre, imbestiga, halong ako sana yan. Diba? Magkakaroon na ng ganyan dyan. Maraming galit sa kanya dyan eh. Diba? Mapapahiya lang kayo. Hinahamon na po natin, kahit si Presidente Duterte, yung 20,000 yun, nasaan yan? Saan ang listahan yan? Kasi yung gobyerno, meron pong listahan ng mga napatay o namatay in the course of the raid. Kompleto ang facts. In fact, pinalalabas pa sa TV. O yun ang recorded. Ay, yung sinasabi nyo, chismis. Nasaan yun? Tsaka, yun, tama yung si Congressman. Yun ang hirap sa gobyernong ito. Mahilig sa chismis. Di ba? Tumante. Sabi niya, kung totoo yan, may mga kliyente ka, bakit di ka nagpa-file? Hmm. Sabi naman nung... Kaya nga, kung ang ano ngayon, kung ikaw talaga puro chismis, chismis, chismis lang, siguro ang daming nakakulong ngayon. Hirap eh, naniniwala kung chismis lang eh. Salita lang, isang matinding ebidensya na yun. Diba? Ang dami nang makukulong ngayon kung yun lang ang binabasihan. Abogado eh. Ayaw mo mag-file eh. Ako ayaw mag-file, tapos sinisisi niyo yung ano, nakalang administrasyon. Pero, di ba, attorney, overwhelming po ang comment ng taong bayan doon sa war against drugs. At may resulta. Talagang narami din nasasabi sa ating comment section na mukhang pag Duterte ng mga programa, binabalikan at sinisiraan. Anong masasabi mo doon, sir? Siyempre, sino ang sumisino ba sumisira? Di mga kalaban ng Presidente Duterte. ang katotohanan niyan, talagang ang tao, nung panahon ng administrasyon Duterte, sila po ay naglalakad sa kalye, umuwi, nagpupunta sa trabaho, nang walang agam-agam na sila ay madidisgrasya, mananakawan, ma-hold up, mamabaril. Mm. Kasi nga, ang mga pulis noon, panahon ni Presidente Duterte, talagang ginagawa nila. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan natin si Attorney Panelo. Ayan, mga katunay, ha? Talagang inuungkat nila yung mga dati. Kung ano yung magagandang ginawa noon, is gagawin nilang masama ngayon talaga. Ante, di ba nakikita naman natin talaga dati nung panahon ni Duterte, safe talaga. Maraming checkpoint, maraming ano talaga. Di ba talagang pinoprotektahan ang taong bayan nung panahon na yun. Pero masama pala yung ganun. Dapat wala. Huwag na kayo mag-checkpoint yung mga pulis dyan. Diba? Huwag na kayo magdeklara ng mga checkpoint. Huwag nyo nang sitahin yung mga nakamotor kahit sino. Bawal daw yan eh. Parang ganun. Ay nako. Ikaw na gumagawa ng tama, ikaw pa lalabas na masama. Ah. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.